Naalala niyo po yung post ko na strolling Sapa by motorbike, and then meron pong portion doon na late na kami dumating and babalik kami ng alas 10 ng umaga. So here we are inside this place, which is called Sun World. Grabe, nasa heaven na ba ako? Kasi guys, super ganda ng mga bulaklak dito. Para ka talaga nasa heaven. Sa ganda ng kulay ng bulaklak, sa ganda ng landscaping, ang ganda. See, this is what I'm telling you. Look at these beautiful flowers. Oh my goodness. Sino ba naman ang hindi matatanggal ang problema pag ganito ang makikita mo or ganito ang paligid mo? Diba? As in, nakaka-relax siya, guys. Tapos ayan pa, dagdagan pa ng mga cactus. Tapos yung mga kulay ng flowers, iba-iba. Grabe yung landscaping. Promise. Tapos yung mga design nung ano, may elephant, may kabayo, may ibon. As in, hindi na ako makapagsalita dito, promise, kasi nga sa ganda. So anyway, take picture of the elephant. Bali, etong araw na ito, ito yung araw na pupunta kami ng Fancy Pan. Pero bago ka makarating ng Fancy Pan, may i-encounter mo muna itong mga malaparaisong mga halaman. At dito ako amazed na amazed sa mga rose na ito. Dito lang ako nakakita ng rose. Grabe, ang ganda or, ng mga hindi rose. Pa pala. Puro rose siya. Pero portion ito ng mga rose. And then okay. Super nice. Promise, dito lang talaga ako nakakita ng rose na sa isang rose bud. Andun lahat yung kulay niya. Maganda rin ito, yung yellow, pero meron pa talaga ako nakitang rose na as in sa bawat petals niya nandun yung kulay ng rosas. Anyway, syempre mag-ikot-ikot muna tayo dito. So grabe talaga, na amaze ako sa mga design at saka yung mga pa-effect nila. Hindi ako makaalis-alis dito. Yung husband ko sigaw na ng sigaw sa akin na let's go, pero dito ako nakafocus. Huh? Yan, lalo na dito. Like, as in love na in love ako sa mga bulaklak dito. This one, nice. Hi! Yan. Diba? Tapos dagdagan pa ng effect ng dalawang workers dito. Ganda. Na I think nagdadamo sila dito or nagtatanggal sila ng damo or nagtatanim. Yan. So
Grabe, ang ganda ng mga bulaklak dito. Promise. Heaven. So, eto guys, yung sinasabi ko sa inyo, ayan. Yan yung sinasabi ko na ang ganda ng bulaklak. As in, andyan ang lahat ng kulay. Yung yellow, yung pink, yung red. Parang may purple pa ata. Basta, eto yung sinasabi ko sa inyo na rose na nandyan na lahat yung kulay sa isang bulaklak. So ayun lang, shinare ko lang kasi love na love ko ang rose. So ayun lang, share ko lang. So anyway, rose pa rin po ito na portion. So ayan, pinagsama-sama nila yung puti, yung dilaw, yung pink, yung red. But anyway, enough of that. But I'm sure if you are a flower fanatic, you know what I'm talking about. You know what I'm talking about. So, dito sa ethnic village nila, actually, meron din silang parang ipe-prepare na presentation sa mga guests na pumupunta dito. And nandito lahat yung mga produkto ng ethnic group na ito of Sapa, and you can buy some products of them like coffee, handbags, and other native products that they are making here in the village. So, hindi na namin naikot ng husto yung village kasi nagmamadali na kaming makapunta ng pinaka-gate ng Fansipan. So, hindi namin alam na ito pala ang pinaka-exit para papunta ng Fansipan or Sun World entrance para makasakay ng cable car. So, nandito na kami sa parang colorful ribbon na ito, and it looks like there is a message written as Vietnamese, and I am sure that this is also important because of all those ribbons na nakasabit dito sa dinadaanan namin. So this must be very important as well to the ethnic groups. So there it is guys, nandito na kami sa pinaka exit. So that's it for today's video guys, and I hope na you enjoyed watching this video, and thank you very much for the support and finishing this video of mine, and I will see you in my next video.
And abangan nyo po ang aking video sa adventure namin for the cable car to go to Fansipan. Thank you very much, guys. Paalam!